God din ng Israelites. God din ng of Israelites yung nandun sa Ark of the Covenant, itinabi nila ngayon doon kay Gadon. All right, that evening Gadon fell down sa kanyang pagkaupo or pagkatayo, whatever. Then the Philistines saw that the next day, itinayo nila ulit si Gadon. Okay. And then that same evening again, the next day, tumumba ulit si Gadon. Nabasag na ngayon yung kanyang kamay o kanyang ulo. Basta part of it ng rebultong yun, nabasag. And then, yung kanyang katawan lang ang nabuo. Now, nagpaparamdam na si God sa mga Philistines kung sino siya, who is the God of Israel. Okay. Now, what happened next was merong pandemic, kumbaga may COVID-19 nangyari ngayon sa lugar na yan where the Ark of the Covenant was placed. Actually, they have this kind of illness. And so many were dying. And they attributed that to the God of Israel who is now angry with them. Oh, tumor! Yes, that reminds me. Tumor, wow. Would you imagine na tumor yung mga tao? See? So, what happened next was that they know it was caused by the God of the Israelites, by our God. So what they did is they wanted the Ark of the Covenant to be transferred to another town that is occupied by the Philistines, which they did. Itrinansfer ngayon yung Ark of the Covenant again sa isang lugar. And again, exactly the same thing happened. Tumors attack the citizens of this town. So many died again, and they started to fear God, that galit sa kanila ang God of Israel. So they ask again for the Ark of the Covenant to be transferred to another town. The same thing happened. They never realized that we have the God of Israel. Our God is mighty. Nagpaparamdam na, pero matigas din ang puso nitong mga Philistines. You know, just they knew. They even compared it to the what happened to Egypt when Pharaoh doesn't want to release the Israelites back to the promised land. They knew it, but what they did, ayaw pa rin nilang what would I say, surrender to the God of Israel. So ipinasa na naman nila in another town, and that's what happened, exactly the same. That tumor really caused so many deaths in that town. And that ends chapter 6. But then what chapter 6 failed to mention was that it's not only sickness, it was not only tumor that caused problem to this towns occupied by Philistine, but we can see this, that in chapter 6, that even rats, mga daga, invaded the towns that were occupied by the Philistines. Now, I don't want to preempt chapter 6, another interesting part of this telenovela. So, that ends our Thank you, Brother Claro. Thank you so much. Study. We are now ready. All right. You're welcome, Brother Mike. Take it away. Kaya lang, Brother Claro, nire-record ni Loy. Kalahati lang na-record. Pwede bang pakiulit muli sa simula? Tumigil ka dyan, Mike. Joke lang. Okay na yon. Let's go to chapter 6. Yes. So nagkaroon na nga, sabi nga ni Brother Claro, kahit sa andaling town ng Philistine, di ba? Ganun na nangyayari, di ba? Nagkakaroon ng parang COVID, tumor, and then here it is, tatlong town yun eh, di ba?
So ito na yung ano ng Yes, tatlong taon. yeah. When the ark of the Lord had been in the Philistine territory 7 months, di ba? The Philistine called for the priests and the diviners and said, "What shall we do with the ark of the Lord? Tell us how we should send it back to its place." Yon, yung ano, hindi ba? Parang parang sumuko na sila. Parang kasi may sumpa sa kanila. Parang yon, parang sumpa. Di ba? So tinawag nila yung mga high priest, mga priest, mga priest nila. And then yung mga diviners nila. Kasi meron din silang ganun eh. Di ba? Mga seers, di ba? Tapos three, they answered, "If you return the ark of the God of Israel, do not send it back to him without a gift." So, kasi is it ano eh, it is a culture yan. Ha? Kultura noon yan. "By all means, send a guilt offering to him. Then you will be healed and you will know why his hand has not been lifted from you." Yon. So in other words, ibabalik nila sa Israel. Now, the Philistine asks, "What guilt offering should we send to him?" They replied, 5 gold tumors and 5 gold drops. Ano ba? Hindi ko maintindihan. Ano yung gold tumors na yun, di ba? Anong itsura? "According to the number of the Philistine rulers, because the same plague has struck both you and your rulers. Make models of the tumors and of the rats that are destroying the country. And give glory to Israel's God. Perhaps he will lift his hand from you and your gods and your land. Why do you harden your hearts as the Egyptians and Pharaoh did?" Naalala nila, no? "When Israel's God dealt harshly with them, did they not send Israelites out so that they could go on their way? Now then, get a new cart ready with 2 cows that have calved and have never been yoked. Hitch the cows to the cart, but take their calves away and pen them up. Take the ark of the Lord and put it on the cart, and in the chest beside it, put the gold objects you are sending back to him as a guilt offering. Send it on its way, but keep watching. Keep watching it. If it goes up to its territory toward Beth Shemesh, then the Lord has brought this great disaster on us. But if it does not, then we will know that it was not his hand that struck us, but that it happened to us by chance." Okay. Ito muna. Galing, ano? So, ibig sabihin, so, gagawa sila ng offering, di ba? Kita niyo yung mentality ng mga Philistine, yung mga, ano, biro mo yung tumors, gagawa sila ng idols, di ba? Okay lang yung rats, eh, pero yung tumors, paano sila gagawa? Paano na nakita yun? Paano? Parang bakterya yun, eh, di ba? Kasi yun yung mentality nila. Everything na ano, kailangan gumawa sila ng idols. Ganun lang talaga sila, di ba? So, nung ano, "Now they get away, now then get a new cart ready with 2 cows that have calved and never been yoked." Bakit, guys? Bakit? Kumuha kayo ng 2 cows have never been yoked. Yung ibig sabihin, hindi pa sila nagsasamang 2. Milk cows to eh. Ito yung cows babae, na... Babae, ha? Babae. Oh, ito yung cows na nandun lang na ang trabaho nila gumawa ng milk. Ha? That has never been yoked. Hindi sila nagsasamang 2. Nakita nyo? "Hitch the cows to the cart, but take their calves away and pen them up." Ano ibig sabihin nito, guys? Ano ibig sabihin? "Take the ark of the Lord." Ang ibig sabihin niyan, yung 2 cows na have never been yoked, ibig sabihin, pag nagsama yung 2 yan, maghihiwalay yan. Kasi pag yung 2 cows na niyoyok mo, tinetrain yan. Ha? Pinagsasama yan. Ibig sabihin, pinaligyan ang yoke na ganyan. Hindi yan madali. Hindi sila magkakilala. Oo, hindi sila magkakilala. Kaya magpupunta yan isang left, magpupunta yan si right. So ang ginagawa ng mga Philistine, gumagawa sila nitong paraan na to
which is very impossible. Mm-hmm. Parang inaano nila, guys, parang ibabalik nila ito, pero bahala ka pero na. Sinusubok nila, mm-hmm. let's see, gagawa tayo ng napaka-imposible. Kung ito ay babalik, kung ito ay babalik ka sa kanila, sa Bet-Shemesh, now we know na talagang it is the God of Israel. Na ito kagagawa ni God. Kagagawa ni God. Ito. Hindi by chance. Nagets nyo? Yung ito? Kaya nga, ino yan eh, dinitage din yan eh. That and have never been yoked. Ha? Amen. Mag-unite. Pag pinagsama niyo, mag-iiba sila ng direction. Amen. Ha? His, o kaya baka mag-away pa ng dalawang kawin. Ang ibig sabihin ng mga Philistine, gawa tayo ng ano. They did something impossible. They did something impossible. Saka, Brother Mike, yung babaeng kaw, nagpapadede pa yun. O, nagpapadede pa. Mayroon, nagpapadede pa. At saka, ano, hindi ginagamit sa sacrifices sa ano. Ay, anyway, hindi ginagamit ng, sa sacrifices ang babae. Oo. Yeah. Tapos, so, ang daming hindi tama sa ginagawa rin ng mga Philistines. So. Tapos, and in that chest beside it, put the gold objects you are sending back. Okay? Mm-hmm. Back to him, guilt of, send it on its way. But keep watching, sabi niya, guys, tinan niyo, but keep watching if it is goes up to its own territory, parang sabi ng Philistine, okay ha, ibig sabihin, tingnan niyong maigi ha. Sabi niya, alam nila mag-aano to eh, mag-iiba ng direction. Di ba? Maghihiwalay yan eh. Towards Bet-Shemesh, then the Lord has brought this great disaster on us. Yun lang natin malalaman na talaga ang nangyayari God dito sa ating mga tumors na to, it is the act of their God. Diba? Hanggang sa kahuli-hulihan, sabihin, yung nangyayari mga tumors sa kanila, hindi pa rin sila convinced. Diba? But if does not, diba? Limbawa, hindi siya bumalik dun sa Israel, it was coincident lang. Coincident. It happened to by us by a chance. Nag-gets by chance. Nag-gets nyo yung ano ng Christine? Diba? Alam nila na there must be a God in this ano. Diba? Pero hindi sila hindi pa sila convinced na it's the God of Israel. Ang hirap na lang i-convince, ano? Diba? Ayaw rin naman. Hindi. Ito no, guys, atin na nyo ha. Yung parang sinabi ko na last week to noon, bakit nagpahuli ang The Ark of Covenant sa Philistine? Hindi ba, pag kung sino man, ganito, kung sino man ang hawak dun sa Ark of the Covenant, mamamatay. Di ba? Amen. Mamamatay. Bakit sila hindi namatay? Isipin natin. Diba, Mike, sabi nyo last week, sabi nyo nga, para bigyan sila ng chance makakilala sa tunay na Diyos. Correct, Joey. This is the grace of God extended to the Philistine. Diba, kaya nga sabi ng ating Panginoong So Cristo, love your enemies. Ito yung ginagawa ni God during the Old Testament. Binibigyan tayo ng chance. He is exposing himself to the Philistine. Kanyari ngayon, para ano sa unbelievers. Ko? Yeah. Ano ko, itong pagbalik, tinan nyo ha, di ba? Yun nga, di ba? And so they did this. Okay. They took two such cows and hitched them to the cart and penned up their calves. They placed the Ark of the Lord on the cart and along with it, the chest containing the gold rats and the models of the tumors. Then the cows went straight up toward Bet-Shemesh, keeping on the road and lowing all the way. They did not turn to the right or to the left. The rulers of the Philistines followed them as far as the border of Bet-Shemesh.
Okay, tuloy, 13. Now, the people of Beth Shemesh were harvesting their wheat in the valley. And when they looked up and saw the ark, they rejoiced at the sight. The cart came to the field of Joshua of Beth Shemesh, and there it stopped beside a large rock. The people chopped up the wood of the cart and sacrificed the cows as a burnt offering to the Lord. The Levites took down the ark of the Lord together with the chest containing the gold objects and placed them on the large rock. On that day, the people of Beth Shemesh offered burnt offerings and made sacrifices to the Lord. The five rulers of the Philistines saw all this and they returned that same day to Ekron. Okay. So, anong ginawa ng mga Philistine, di ba? Halos pumunta sila doon sa borders. Excited silang makita. Ano bang diba? Mangyayari? Ano bang yung mangyayari? Baka magkakahiwa-hiwalay ba itong mga cart na to? Di ba? Kasi they have experience. Sa mga cows. Parang nanonood din sila ng telenovela. Nanonood sila. Tapos, do sa 16, the five rulers of the Philistines saw all of this. And then returned the same day to Ekron. And they were amazed. Mm-hmm. Guys, but they do not believe. They were just amazed. Naniwala sila na yung God of Israel is the same God yung nasa history nung the parting of the Red Sea, di ba, sa Jordan River and everything. Kasi history na yan noon eh. History na noon yan eh. Di ba? So ang Philistine talaga, sobrang tigas ng ulo. But the God of Israel, ako kasi pumunta sila sa territory niya. Diba? Yung ark, pumunta sila mismo. Diba? And did not die nung hinawakan nila yung Ark of the Covenant, supposed to be the, diba? Kung sino man ang hawak nun, everybody will die, diba? Hindi sila. Hindi rin namatay. Hindi sila namatay. Diba? Extended grace. Diba? 17. These are the gold tumors. Ano kaya itura nun? Philistine sent a guilt offering to the Lord. One is for Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gath, and Ekron. And the number of gold rats was according to the number of Philistine towns belonging to the five rulers. The 45 towns with their country villages. The large rock on which the Levites sent the ark is witnessed this day in the field of Joshua of Beth and Shemesh. But God struck down son of the inhabitant of Beth Shemesh. Sino yung mga inhabitants of Beth Shemesh? Are they Israel or not? Israelites. Yes. Israelites. Right. Then, ha? Putting 70 of them to death. Ba't ganon? 70 what? Brother Mike? 70. 70 ang namatay. Kasi pero other translation is 50,070 men. Hindi, 70 lang yan. Ano? Pero dito, other translation. Ano? 50? 50,000? Yeah, 50,070 men. Yeah. In other translation, it's 70. Oh, pero sa ibang translation ng Bible, it's 50,000. Tama. Meron silang pagkaano eh. Pagkakaano. Ewan ko pa paano i-explain yun. Sa Bible, oh, 70. Yeah. Kasi ano yan, yeah. Meron sa Hebrews yan na sabi nila, among the 50,000. Pero yan, puting ano, 70. Anyway, the number is not, ano, the number is immaterial. Oh, and yeah. Kasi, bakit namatay? Because they look into the ark of the Lord. Diba? Yun ba yung in-explain ko sa inyo yan? Kaya lang, yung mga Philistine, hindi sila namatay. Bakit itong mga ano namatay? Anong difference nila? Bakit hindi namatay? Difference nila? The people mourn because of the heavy blow the Lord has dealt with them. And the people of Israel asked, who can stand in the presence of the Lord, this Lord, holy God? To whom will the ark go up from here? Then they sent messengers.
to the people of Kirjath Jearim, saying, "The Philistines have returned the Ark of the Lord. Come down and take it up to your town." Ito ba pinamimigay nila? Kunin nyo na to. Pero, no, guys, bakit nga namatay? Ano yung, ano, God struck down some of the inhabitants of Beth Shemesh, putting 70 of them to death because they look into the Ark of the Lord. All the time, ilang month, 7 months ba yun na yung Ark na, ng stayed Covenant, with stayed with the Philistines, hindi sila nagkalakas, ano, hindi lakas sa loob, naging very, ano, matapang na tingnan, nabuksan. Pero sila, ito, binuksan eh. They look into the Ark of the Lord. Yeah. Siguro tinignan nila, baka may kinuha. Yeah. Curiosity. Pero ang extended grace kasi yan. Curiosity killed the cat. Ang nakita ko. Ano? Ano, Carlo? Hindi, parang ang nakita ko lang dito sa mga Philistines. Curiosity killed the cat. Parang alam nila na this is something holy for the Israelites. 'Di ba? Kaya hindi nila hindi sila nagtangka, nagkalakas ng loob to do something na hindi nila dapat. Alam nila na hindi dapat gawin 'yon. Kaya lang itong mga ito, alam na Israelites sila, alam nila na hindi dapat, pero sila they pick into. Yeah. Inyong answer doon. Yeah. Yung covenant ni God sa Israel. And ano, kay God, sa Israel lang yun. Guys, yung mga do's and don'ts sa Deuteronomy, that is only applicable sa Israel. Diba? Hindi applicable yun sa hindi Israel. Okay, let's go to seven. Chapter ano ba? 7 na? Okay. So the men of Kirjath Jearim came and took up the Ark of the Lord. They brought it to Abinadab's house on the hill and consecrated Eleazar's son to guard the ark of the Lord. The ark remained in Kirjath-Jearim a long time, 20 years. 20 years and all. Actually, kumuha dito kay ano sa Abinadab's house ay si David na. 'Di ba? Si David lang ang kumuha niyan. Pero ang tagal nung nung Ark of the Covenant, kaya no, sa bahay ni Abinadab. Bahay lang, hindi siya dinala doon sa dating, ano yun? Sa dating tent. O, kasi ano eh, na ano na yun eh, na tent with ano na yun eh, dahil sa Eli's son. Diba? Kaya gano'n, kaya hindi na binalik. Guys, tinan nyo ha. May lesson dito eh. Tinan nyo. Dun, kung ikaw yung Ark of the Covenant, guys, nandun yung, di ba, andun si God, andun yung Holy Spirit, di ba? Imagine nyo, sa house ng Abinadab, yung house, yung may-ari, yung mga tao doon, ano magiging reaction nila pag yung the Ark of Covenant nasa house ninyo? Anong reaction nyo? Limba, dalhin sa'yo, Carol, yung the Ark of the Covenant. Di ba? Andun, Holy Spirit. Hindi diba? ito yung parang Virgin Mary na niligay dito sa bahay. Tapos binabahay-bahay. Hindi okay. Ganito yung bahay. Akin to for 20 years. Di ba? Okay. What will be your behavior? What will you do? Kasi it's of God eh, di ba? The yeah. God of Israel. So ang gagawin, dapat i-honor, adore, praise, worship Him for the God that He is. Yeah. So mababago, di ba? Mm-hmm. Mababago yung ano ng mga tao doon. Kasi andun yung si God, yung Holy Spirit. Eh. Dapat mabago, you are aware na andun siya, di ba? In the same manner, when we are Christian, di ba? When the Holy Spirit is nandito sa ating house, in us, supposed to be, we are aware. Na we should really change. We should not grieve the Holy Spirit. So, in-imagine mo to ha, for 20 years nandun siya. Di ba?
So in the same manner, ganun. Guys. Nabago lahat yung mga ano ng mga tao doon, yung reaction nila. Kasi nandun eh. Tayo ba ganun? When we accepted Jesus as Lord and Savior, the Holy Spirit with us, are we aware? Ha? Na pag nagkasala tayo ay ano? The Holy Spirit will grieve. Hindi tayo iiwan. Hindi yan parang switch na on and off. Na pagkasala tayo, the Holy Spirit is out. Di ba? Hindi yan ganon. Hindi tayo iiwan yun. Di ba? Tuloy natin. Then all the people of Israel turned back to the Lord. So, yun na, di ba? So Samuel said to all the Israelites, if you are returning to the Lord with all your heart, get rid of your foreign gods. O, meron pa talaga yung mga Israelites doon. Nahawa sila sa mga Philistine gods and the Ashtoreths, and commit yourself to the Lord and serve Him only. And He will deliver you out of the hand of Philistine. So the Israel put away their Baals. Talagang may tinatago sila, no? Di ba? Yung mga figurine, Ashtoreths, and serve the Lord only. That's only the time na talagang inalis nila yon. Kasi nakita nila yung pagbalik ng the Ark of the Covenant. Di ba? They recommit themselves. Parang tayo, guys. If we fall and fall again and we fall and we fall to the Lord, then we recommit ourselves to the Lord. Di ba? Kasi andyan yung Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit. Diba? Yan yung house na the house ng Holy Spirit, you know, di ba? 7, when the Philistine heard that Israel had assembled at Mizpah, the ruler of the Philistine came up to attack them. Okay. Tinan nyo, guys, ha? This is so natural, you know. When they commit themselves, yung mga Israelites, when they commit themselves to the Lord, di ba? Okay na, they obey the Lord. Okay na. And then something will happen. Something will happen. Di ba? When the Philistine heard the Israel assembled Mizpah, the ruler of the Philistine came up to attack them. Parang tayo. Di ba? Ewan ko, if you have experience, if you commit yourself to the Lord, you are doing fine, you're okay with the Lord, di ba? You go your devotions and everything, and then something. Di ba? And then, eto na yung mga kalaban. Satan will always attack us. Di ba? Pagkatapos tinuan, di ba? Verse 5, they committed to the Lord, balik sila, and then, pagdating na verse 7, eto na kaagad yung diba? Ito na tagad yung enemy nila. Diba? When the Israelites heard of it, and then, pareho lang natin, they were afraid. Takot tayo sa mga ating problema. Diba? Takot. Katakot naman talaga. Ilang beses silang natalo? Ilang beses, klaro, natalo sila? Twice ba? Dalawa. Diba? Nakuha pa yung Ark of the Covenant. Diba, hindi ka matatakot, di ba? You have committed yourself to the Lord. Tinanggal mo lahat yung mga idols mo, di ba? Tapos 8, they said to Samuel, do not stop crying out to the Lord our God for us, na that He may rescue us from the hand of the Philistine. Guys, the word is do not stop. Yes. Do not stop. Yun na yun, guys. Underline that. Crying out to the Lord, our God, for us. That He may rescue us from whatever anuman yung
ating pinagdadaanan. 9. Then Samuel took a suckling lamb and sacrificed as a whole burnt offering to the Lord. He cried out to the Lord of Israel behalf, and the Lord, answered him, do not stop. While Samuel was sacrificing the burnt offering, the Philistines drew near to engage Israel in battle. But that day, the Lord thundered with loud thunder against the Philistines and threw them into such a panic that they were routed before the Israelites. The men of Israel rushed out of Mizpah and pursued the Philistines, slaughtering them along the way to a point below Bethkar. Okay. Then, Ano nangyari? Nanalo rin sa wala. Kasi they did not stop. And the Lord made a way. He made a thunder with a loud thunder. Diba? Grabe. Diba? Hindi nga bumunot ng ano eh. Walang ginawa mo. Guys, hindi bumunot. Inislaughter lang nila along the way to the point below Bethar. Tapos na. Then Samuel took a stone and set it before Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, saying, thus far the Lord has helped us. So the Philistines were subdued and they stopped invading the Israelites' territory. Throughout Samuel's lifetime, the hand of the Lord was against the Philistines. The towns from Ekron to Gath that the Philistines had captured from Israel were restored back to Israel. And Israel delivered the neighboring territory from the hands of the Philistines. And there were peace between Israel and the Amorites. Samuel continued as Israel's leader all the days of his life. From a year to year, he went to a circuit from Bethel to Gilgal to Mizpah, judging Israel in all those places. But he always went back to Ramah, where his home was, and there he also held court for Israel. And he built an altar there to the Lord. Okay, so ano nangyari? Pag we obey the Lord, and we do not stop praying, crying to the Lord will hear our prayers. Guys. That's the key. Chapter, 8. Chapter 8. Maikli lang to eh. Ha? Diba, ang daming lesson sa Old Testament, diba? It's always there. Diba? Na chapter 8. At last one. 8. Yeah. Okay, eto na. So, they are doing fine. Mm-hmm. Diba? Nanalo na sila sa sa mga Philistine. Nagkaroon ng peace, diba? So Samuel is siya yung leader, di ba? Siya yung parang judge yan eh, judge. When Samuel grew old, matanda na. Senior citizen, meron na siyang card. He appointed his son as Israel leaders. The name of his firstborn was Joel. And the name of his second was Abijah. They served at Beersheba. But his son, guys, tinan nyo, did not follow his ways. They turned aside after this honest gain and accepted bribes and perverted justice. Diba? Kaya nga, guys, hindi ibig sabihin, anak ng mga pastor, it followed. Matino ang magulang, matino ang anak. Matino ang magulang. It follows. Hindi. Diba? Hindi kayo nag-iisa. Guys, hindi kayo nag-iisa. Diba? Hindi ganon. Pero minsan mas matino pa yung mga anak. Diba? Ano yan eh? Yung sabihin, talagang ganon, it's a choice. Diba? It's a choice. Diba? So, 4. So all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. They said to him, you are old. Guys, di ba ang sakit niyan?
you've been ruler for many years, tapos naginawa mo na lahat, tapos sabi ng mga elders ng Israel, para naman hindi sila matanda, sinabi nga elders yun, di ba? Pero ibig sabihin, mas matanda si Samuel, di ba? Sabi niya, oy, ang tanda mo na. And then your sons, nako, pasaway. Di ba? Now appoint a king to lead as such as all the other nation have. Di ba? So ang hiling ng mga ano, since matanda ka na, nagkaroon sila ng ano eh, ng parang ano eh, ng parang point para mawala si Samuel eh, para magkaroon ng king eh. Now appoint a king. Now, question ko sa inyo, what is the difference between the king and itong sina Samuel, itong sina Joshua, itong sina Moses? Ano ang difference niyan? At saka yung mga judges, ano difference ng king? Well, sabi niya, now appoint the authority, ruler, parang si God. They will kings normally act like their gods, eh, di ba? Oh, yeah. Mm-hmm. Ruling over people. Sina Moses, everything, di ba, mga prophets naman sila. Yeah. Okay. Okay, let's see, ha? Okay, tingnan natin. Nung simula kay Moses, Joshua, tapos yung mga judges, hanggang to kay Samuel, ang tawag dyan, theocracy. Huh? Ibig sabihin theocracy. Yan, yeah, hindi, wala dyan sa Bible, yung sabi ng mga Bible scholar, ang form of government, theocracy. Di ba? Ang nagro-rule dyan is si God. Kumbaga sa ano, kumbaga sa atin ngayon, may separation of church and the state. During that time, wala. Ang nagpapalakad is a religious people. During that time. Ngayon, pag merong king, iba na to. Ah, iba na to. Tinan siguro natin. Dahil kung king sila, you serve the king. Yeah, oo. Nagtampo nga si God. Eh. Oh, tinan natin ha. But when they said, give us a king to lead us, this displeased Samuel. So he prayed to the Lord, and the Lord told him, listen to all the people are saying to you. It is not you they have rejected, but they have rejected me as a king. So kasi, parang nawalan ng ano si ano. Kasi sabihan ka ba naman ang tanda mo na? Diba? Eh, totoo naman. Yung anak mo, pasaway pa. Diba? They were displeased, diba? So, masama ang loob ni Samuel. Pero sabi ng Lord sa kanya, listen, diba? Hindi ikaw ang nire-reject. It is me. Diba, guys? Pag tayo nagsishare ng gospel and we are rejected, hindi ikaw ang nire-reject. It is the Lord. Diba? So we have to share the gospel, whatever. Huwag kayong matakot na kayo ay ma-reject, di ba? Basta you share it, di ba? It's God's command. Diba? 8, as they have done from the day I brought them out of the Egypt until the day, forsaking me and serving other gods, so they are doing to you. Di ba? Now listen to them, but warn them solemnly and let them know what the king who will reign over them, we will claim as his right. So, ang sinabi ni God, okay, sasabihin ko sa iyo, pag gusto nila ng king, ito ang mangyayari sa king. Ito, parang alam ni God, ano ang mangyayari pag gusto ng Israel, king. Ito, may pakibasa. Samuel told all the words of the Lord to the people who were asking him for a king. He said, this is what the king who will reign over you will claim as his rights. He will take your sons and make them serve with his chariots and horses, and they will run in front of his chariots. Some he will assign to be commanders of thousands and commanders of fifties, others to plow his ground and reap his harvest, okay, and still others to make weapons of war and equipment for his chariots. He will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers. He will take the best of your fields and vineyards and olive groves and give them to his attendants. He will
he will take 10th of your grain and of your vintage and give it to his officials and attendants. Your male and female servants and the best of your cattle and donkeys he will take for his own use. He will take a tenth of your flocks and you yourself will become his slaves. When that day comes, you will cry out for relief from the king you have chosen, but the Lord will not answer you in that day. In other words, the king will own you. Okay. So, sabi ni ano, sabi ng Lord, okay, ito sabihin mo sa kanila. Ito mangyayari. Ito mangyayari. Puro take to. Puro take. He will take your sons. He will take your daughters. He will take the best of the field. He will take 10th of your grain. Ano yan? Tawag nito? Tax. Di ba? He will take 10th of your tax. Di ba? Puro yan ang mangyayari. Di ba? Sinabi na, oo. Pero tinan nyo, guys, ha? But the people refused to listen to Samuel. No, they said, we want a king over us. Then we will be like all the other nations, with a king to lead us and to go out before us and fight our battles. When Samuel heard all that the people said, he repeated it before the Lord, and the Lord answered, listen to them and give them a king. Then Samuel said to Israelites, everyone go back to your own town. Okay. Okay. Tanong. Okay. Despite na sinabi ni Lord kung ano mangyayari, the people refuse. Diba? Refuse. Pa-nila talaga ng king. Kayo ang lumagay. Halimbawa, kayo na andon, mga Israelites, sabi niya. Ito ang mangyayari. Diba? Sa inyo, magiging alipin kayo. Diba? Kukuli ko lahat. Contrary dun sa mga nangyayari nito. Diba? Kasi dito sabi niya, iba sa inyo magiging commanders, magkakaroon ng army. 'Di ba? Eh nung nanalo sila sa Philistine, wala naman silang ginawa. Si Lord lahat ang gumawa eh. 'Di ba? Not a single arrow. 'Di ba? Eh ito, despite of that, ayaw pa rin nila. Bakit? And he will take the best of your fields. Kukunin niya mga vineyards mo. Ano sa palagay niyo? Bakit ganun tayo? Bakit? Why? Despite of the Lord's warning to us, ang mong gawin yan, ganyan, huwag kang pumunta dyan, huwag mong samahan yan, huwag mong galawin yan, di ba? huwag kang sumama sa barkadang yan. Despite of warning, di ba? Bakit? Nalalakitin natin. Alam natin ang mas nakakabuti sa atin. Sabi dito, we want a king over us, then we will be like all other nations. Mm-hmm. Yun siguro. Yeah. Gusto nila ng, kasi yung buong ano ron, kapaligid sa kanya, ay may king. And besides that, ayaw na nila ng mga Israelites, listen, ayaw na nila ng mga Israelites to be ruled by a religious leader. Ayaw nila ng do's and don't. Diba? Ganun naman tayo eh. We know better. Talagang parang they are fed up, yung mga ganun. Kasi parang ano lang eh, cycle lang nangyayari sa Israelites eh. It is a cycle eh. Diba? Cycle lang, tapos magre-repent sila, tapos babalik na naman sa ganon, di ba? It's really a cycle lang, di ba? That's us, guys. Yan yung tayo actually, di ba? Tapos, pero 21, tinan nyo, when Samuel heard all the people said, he repeated it before the Lord. Ano yung answer ng Lord, Beda? Send to them and give them a king. Okay, bakit? Siguro, para, yun ang gusto nila eh, para ma-realize nila siguro later on.
na ano, ibigay ang gusto nila. Ganun, ano? Tama. Hirap intindihin. Hirap intindihin, ano? Grabe. Diba? Sa katigasan ng ulo, and then the Lord give grace pa rin sa atin, diba? Sige. Pagbigyan, sige. Yeah. Kumuha ka ng king. Diba? Tinan yung reaction ni God, guys. Although ang tao, yung mga Israelites, tayo, we push what we want, hindi tayo iniiwan. Bahala ka na sa buhay mo. Pag ganyan sa mga anak natin, di ba, minsan, ganito, sa mga matitikas we sa puto. We want them to learn so, their lesson. Wala na akong magagawa sa inyo. Di ba? Okay. Yung kung gusto mo, let go. Tinan nyo, itong sa susunod na chapter, iba si God. Kaya nga, God will always be God, tayo. Sobrang layo natin. Di ba? Okay, chapter 9. There was a Benjamite, a man of standing, whose name was Kish of Abel, the son of Zeror, the son of Bekorat, the son of Apia of Benjamin. Kish had a son named Saul, a handsome, a young man as could be found anywhere in Israel. And he was a head taller than anyone else. Lord, explain mo. Ito na si Saul, guys. Ito na si Saul. Guwapo. Bata. And, mayaman. At malakas ang appeal. Kasi he was a head taller than anyone. Mataas. Matikas. Matipuno. Perfect thing, di ba? Oh. Parang ideal, ano, ideal man. And ang ito, sabihin, mayaman sila sa kung Benjamites, di ba? Mayaman, handsome, talagang kakaiba siya, di ba? So, guys, ito yung mentality ng mga Israel. Kaya nga hindi nila chinus, kaya hindi sila maniwala ang till today na si Jesus Christ yung Messiah nila. Kasi they are looking for this kind of king. Handsome. So, hindi natin alam kung handsome talaga. Kaya nga sabi ni Detek, sige lang. Inaano ko lang, no? Ilan lang sa Bible character ang sinabihan na handsome, si Absalom. Sino pa? Ito, si Saul. Sino pa po, Mike? Ilan lang na handsome talaga. Yung iba, hindi naman siguro. Ito kasi sobra talaga sigurong guwapo. Kaya handsome, di ba? Ayun. Oh, kaya hirap. Nga lang, guys. Kaya nga si, nung dumating si Jesus Christ, di ba? Simple carpenter. Oh, hindi ko paniwala. Hindi ko paniwala. Is this, di ba? Is this a carpenter's son? Di ba? Carpenter's son ng... Oh, di ba yan yung mga kapatid lang ni... Yan, yan yung mga kapatid niya, lalaki. Ito yung mga kapatid niya. Yan yung... Yeah? That's the mentality of Israelites, diba? Okay, tuloy. Now the donkeys belonging to Saul's father Kish were lost. And Kish said to his son Saul, take one of the servants with you and go and look for the donkeys. So he passed through the hill country of Ephraim and through the area where Shalisha, but they did not find them. They went into the district of Shalim, but the donkeys were not there. Then he passed through the territory of Benjamin, but they did not find them. Okay, so ano nangyayari? Guys, itong 3 hanggang 4 is really God's divine intervention. God's divine intervention. Because of his God's mercy, 'di ba? Okay, bigyan mo siya ng kings, oh, pero hindi ko kayo iiwan. Ngayon, ibig sabihin 'yan, 'di ba? Donkey has to do something with this. Nawala. Pinahanap. Hahanapin sa anak hahanapin. Niya. Diba? So, sa paghahanap, doon sila makikita ni Samuel. Okay. Over the rainbow. When they reached the district of Zuk, Saul said to the servant who was with him, come, let's go back or my father will stop thinking about the donkeys and start worrying about us.
Okay, so walang mahanap. Wala. Gusto nila, bumalik uwi na. Na. Okay. But the servant replied, look, in this town, there is a man of God who is highly respected and everything he says come true. Let's go there now. Perhaps he will tell us the way to take. Okay. So, teka muna. Yung kalina, yung sa verse 1, so pinakita yung, ano, yung si Saul, kung sino siya, di ba? Magwapo, mataas, mayaman. Pero when it comes to, yan yung outer. Pero yung inner, yung spiritual niya, madaling, walang sinasabi niya. Madaling mag-give up. Walang sinasabi about his spiritual. Mm-hmm. Kaya nga ito, nung sinabi ng servant, punta tayo doon sa ano? There is a man of God. Di ba? Pumunta sila, not because he wants to see the man of God, dahil because of the donkey. Diba? May vested interest. May interest siya. It's not because he was a man of God. No, he wants to learn more about God. He wants to learn. Di ba? Hindi eh. So, wala siyang... Nagkataon lang. Yung spiritual niya is actually zero. Di ba? Okay. Saul said to his servant, I will go. If we go, what can we give the man? The food in our sacks is gone. We have no gift to take to the man of God. What do we have? The servant answered him again, look, he said, I have a quarter of shekel of silver. I will give it to the man of God so that he will tell us the way to take. Formerly in Israel, if someone went to inquire of God, they would say, come, let us go to the seer, because the prophet of today used to be called a seer. Ben. So good, said Saul said to his servant, come, let's go. So they go set out for the town where the man of God was. Okay. As they were going up to the hill, to the town, they met a young woman coming out to draw water. Ayan na naman, di ba? Nakita sila. And they asked them, is there a seer? Is the seer diba? Here? He is, they answered. He is ahead of you. Hurry now. We just come to our town today. For the people have... Si Samuel yung sinasabi niya. Ha? High places. As soon as you enter the town, you will find him before he goes up to the high place to eat. The people will not begin eating until he comes. Kasi bukod siya ay isang... parang high priest din siya, no? Because he must bless the sacrifice. Afterwards, those who are invited will eat. Go up now. You should find him about this time. 14. They went up to the town. As they were entering it, there was Samuel. Ayan na. Coming towards them on his way up to the high places. Now, the day before Saul came. Okay, tinan nyo guys ha. 15. Bago pumunta si Saul, the Lord revealed this to Samuel. Diba? About this time tomorrow, I will send you a man from the land of Benjamin. Ha? Sinabi ito ni Lord kay Samuel, ha? May darating. Anoint him ruler over my people Israel. He will deliver them from the hand of the Philistine. I have looked on my people, for their cry has reached me. Okay, no. When Samuel caught sight of Saul, the Lord said to him, this is the man I spoke to you about. He will govern my people. Saul approached Samuel in the gateway and asked, would you please tell me where the seer's house is? Okay. So, si Samuel pa yung tinanong niya, di ba? I am the seer. Samuel replied, go up ahead of me to the high place, for today you are to eat with me, and in the morning I will send you on your way, and I will tell you all that is in your heart. As for the donkeys you lost 3 days ago, do not worry about them. They have been found. And to whom is all the desire of Israel turned, if not to you and your whole family line? Okay, now meron lang tayong naano rito sa verse 20. As for the donkey you lost 3 days ago, hindi naman sinasabi. Walang tinatanong si Saul na asan yung donkey. Wala. Na ano nyo? Wala pa naman tinanong si Saul. Nandito ako para hanapin yung donkey. Hindi pa nga sinasabi ni Saul, sinabi na ni Samuel. At nakita na pa na. Diba? At nakita na. And whom all the desire of Israel turned,
if not you in your family and the whole line. Di ba? Ang ganda nung pagkakaano nito eh, di ba? 21. Saul answered, but I am not a Benjamite from the smallest tribe, but from the smallest tribe of Israel. And is not my clan the least of all the clans of the tribe of Benjamin? Why do you say such a thing to me? But am I not a Benjamite pala? Sorry. Benjamite talaga siya, pero from the smallest tribe of Benjamin. Then Samuel brought Saul and his servant into the hall and seated them at the head of those who were invited, about 30 in number. Okay, so nagkaroon na ng town hall meeting, mm-hmm. Diba? Okay. Samuel said to the cook, bring the piece of meat I gave you, the one I told you to lay aside, pinaghandaan sa Saul. So the cook took up the thigh with what was on it and set it in front of Saul. Samuel said, here is what has been kept for you. Eat because it was set aside for you for this occasion from the time I said I have invited guests. And Saul dined with Samuel that day. After okay. They came, okay. Okay, di ba, di, ibig sabihin, so talagang pinagandaan na ni Samuel si Saul, di ba, before. Kasi alam niyan darating. The day before, no? Kasi sinabi ni God. Sinabi na. Yung the best. Exactly this. The best meat ang inilabas niya, no? So after they came down from the high place to town, Samuel talked with Saul on the roof of his house. Guys, yung roof is always the extension of the house of Israel. Remember yung ano niyo, yung remember niyo ba yung pelikulang Fiddlers on the Roof? Di ba? Eh yung ganun yep. Oh yeah. Ganun yung mga ganun ang mga roof nila. Nandun sila nag-uusap sa it is an extension of the house. Di ba? They rose about daybreak and Samuel called to Saul on the roof. Oh, so doon natulog. Get ready, I will send you on your way. When Saul got ready, he and Samuel went outside together. As they were going down to the edge of the town, Samuel said to Saul, tell the servant to go ahead of us. Oh, paunahin mo na yan. Meron tayong pag-uusapan. The servant did so. But you stay here for a while so that I will give you a message from God. Okay, lasan tayo. Chapter 10. Maikli lang to guys. Ang dami natin na-covered, ano? Okay. Then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul's head and kissed him, saying, has not the Lord anointed your ruler over his inheritance? When you leave me today, you will meet two men. Guys, tinan nyo, this is so detailed. Diba? Nakakatuwa ito, demo. Sinabi ni Samuel sa kanya, pag umalis ka rito, ito ang mangyayari. May makikita kami, makilala kang gusto niya, end. Gusto kasi na lang ipakita, gusto kasi ipakita ni Lord or through Samuel na sino na because you're now a king, dapat you are a king of the people, pero there is something higher than you. Di ba? When you leave today, you will meet two men near Rachel's tomb. Sino si Rachel? Asawa ni? Sino si Rachel? No. Boaz? Jacob. Asawa ni Jacob. Asawa ni Jacob. Yung kanya, yung kanyang ano? Mahal. Kanyang talagang tap. Oh. Rachel's tomb at Sisha on the border of Benjamin. They will say to you, the donkeys you set out to look for have been found. And now your father stopped thinking about them and is worried about you. He is asking, what shall I do about my son? Then you will go on from there until you reach the great tree of Tabor. Three men going up to worship God at Bethel would meet you there. One will be carrying three young goats, another three loaves of bread, another a skin of wine. And they will greet you and offer you two loaves of bread, which you will accept from them. Sobrang specific to guys.
pag yan ang sinabi sa inyo ng Lord, di ba? Yung sinabi sa inyo ni ano, nako sa sobrang detail. Di ba? After that, you will go to Gibeon of God where there is a Philistine outpost. As you approach the town, you will meet a procession prophet coming down from the high place with lyre, timbrels, pipes, and harps being played before them, and they will be prophesying. Guys, tinan nyo ha? Pinoprophesy, it's all, kaya ganun sinabi ko, sobrang detalye. Hindi ka pares nung ano, hindi masyadong detalye, no? Ito, sobrang detailed. Diba? The Spirit of the Lord will come powerfully upon you and you will prophesy with them and you will be changed into what? Another man. Another person. Once these signs are fulfilled, do whatever you had. Your hand finds to do for God is with you. Okay. Mm-hmm. Ito naman pala, guys. Yung parang si Jason, ngayon ko lang naintindihan. Talaga pala siyang inanong ti God. Mm-hmm. Di ba? Yung, kasi on the la, alam natin on the latter days, di ba? Maging masama siya, di ba? Pero, tinan nyo, yung despite of the Israelites, pinakita na hindi yung king masama, pero ito, talagang hindi siya pinabayaan. Hindi sila pinabayaan. Binigyan din para siya ng king, si Saul, at inanoint pa ni God, at inanoint pa ng Holy Spirit, at into a different person. Di ba? Di ba? It's really mind-boggling. Di ba? Ayaw yes. Niya ng king, ito mangyayari sa inyo. Ayaw nyo, sige, bibigyan ko kayo ng king. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero kahit pa paano, babaguhin din niya yung ano. Hindi siya gano'n. Hindi papabayaan ni God si Saul. Yeah. Sana tayo. Si Saul ang magpapabaya. Okay. 8, go down ahead of me to Gilgal. I will surely come down to you to sacrifice burnt offerings and fellowship offerings. But you must wait 7 days until I come to you to tell you what you are to do. Mm. Okay? Maghintay lang daw sa Gilgal. 7 days. Saul made king. As Saul turned to leave Samuel, God changed Saul's heart. And all these signs were fulfilled that day. When he and his servants arrived at Gibeah, a procession of prophets met him. The Spirit of God came powerfully upon him and he joined in their prophesying. When all those who had formerly known him saw him prophesying with the prophets, they asked each other, "What is this that had happened to the son of Kish? Is Saul among the prophets?" Parang hindi sila makapaniwala na si Saul. Di ba? Kasi iba yung buhay dati ni Saul eh. Di ba? Parang hindi. Yeah. Di ba? Iba. Parang tayo, parang pag tayo, side comment lang, pag tayo umatin ng ano, ng kumbawa ng reunion ng high school, di ba? O college, di ba? Pag tayo na, uy, brother Claro, minister ka na pala. Hindi sila maniniwala. Kung kilala ka nila noon. Kung kilala ka noon. Di ba? Oo. Ganun talaga. At sa reunion kaya, ganyan din. Or walang pinagkaiba. Pareho, parang ikaw na ikaw pa rin. Sa reunion nga, pag nag-ano, o saan ka nagtatrabaho, ilan ang ano, ganyan mo. Ganyan. Oh, medyo matatanin nito ba? Pastor na ako eh. Oh. Di ba? Missionary ako eh. Di ba? Lahat sila, tatahimik. Uy. Merong banal dito sa ano natin. Hindi sila. At meron din yung paniniwala. Asa na ba tayo? The man? 12. A man who lived there answered, "And who is their father?" So it became a saying, "Is Saul among the prophets?" After Saul stopped prophesying, he went to the high place. Now Saul's uncle asked him and his servant, "Where have you been?" "Looking for the donkeys," he said. "But when I saw they were not to be found, I went to Samuel." Saul's uncle said, "Tell me what Samuel said to you." Saul replied, "He assured us that the donkeys had been found."
But he did not tell his uncle what Samuel had said about the kinship. O, bakit hindi sinabi? Ha? Mas palagay niyo, bakit hindi sinabi? Hindi siya makapaniwala. Maski siya, hindi siya makapaniwala. Mismo hindi makapaniwala na hiya. I don't know. Okay. 17. Samuel summoned the people of Israel to the Lord at Mizpah and said to them, "This is what the Lord, the God of Israel, says. I brought Israel up out of Egypt, and I delivered you from the power of Egypt and all the kingdoms that oppressed you. But you have not rejected, but you have now rejected your God, who saved you out of all your disasters and calamities. And you have said, 'No, appoint a king over us.' So now present yourself before the Lord by your tribes and clans." Okay? When Samuel had all Israel come forward by tribes, the tribe of Benjamin was taken by lot. Taken by lot. Like, I mean, by lot. When he brought forward... Bunot. Then he brought forward the tribe of Benjamin, clan by clan. Matri's clan was taken. Finally, Saul, son of Kish, was taken. But when they looked for him, he was not to be found. So they inquired further of the Lord, "Has the man come here yet?" And the Lord said, "Yes, he has hidden himself among the supplies." They ran and brought him out, and as he stood among the people, he was a head taller than any of all the others. Samuel said to all the people, "Do you see the man the Lord has chosen? There is no one like him among the people." Dahil guwapo. At mataas, at matigas. Then the people shouted, "Long live the king." Samuel explained to the people the rights and duties of kingship. He wrote them down on a scroll and deposited it before the Lord. Then Samuel dismissed the people to go to their own homes. Saul also went to his home in Gibeah, accompanied by valiant men whose heart God has touched. But some scoundrels said, "How can this fellow save us?" They despised him and brought him no gifts, but Saul kept silent. Okay, that's it, guys. Yan yung life ni, finally they met, di ba? Finally, parang na-proclaim na siya, no? Now the king, di ba? Then the people shouted, "Long live the king." Diyan nagsimula ang kingship. Monarchy. Mm-hmm. Diba? The monarchy. Okay. Let's Pero sabi rito, they despise him. Hindi nila gusto si Saul. Saan? Ito, diba? Sa 27. Saul also went to they despise him and brought him no gifts. Umuwi siya kasi sa Gibeah. Parang si Jesus, di ba? He was not accepted by his own. Ganun talaga, di ba? How can this, pero kilala nila eh. Hindi pwedeng maging king to. Di ba? Parang tayo, kung sino man yung pastor, paano naging pastor yan, di ba? They despise him and brought him no gifts, but Saul kept silent. Di ba? Scoundrels yung nagsabi, ha? Yung mga siga doon. How can this fellow save us? Diba? Parang hindi sila makapaniwala. At saka yung... Diba? Meron at meron mga taong hindi magmamak at magmamak sa'yo. Diba? Yeah. Doon sa taong... Ma'am, baka kainuman niya yan eh. Pwede. At tumaan niya. O, pwede. De joke na. Markada niya. Alam, hindi natin alam. Kaya hindi naniniwala sa kanya. Mm-hmm. Si Jesus din. Cannot please everybody, di ba? Si Jesus din naman, di rin naman. Ganun din niya. Di ba? Ganun din naman eh. Tayo, I'm sure, yung mga kaibigan natin, kung kilala nila tayo before, hindi rin sila maniniwala na Kristiyano tayo eh. Yun na lang eh, di ba? Yung mga
May mga kapatid ko, hindi naniniwala sa akin. Pero ano sabi natin? Do not give up. Huwag kayong titigil. Diba? To do good to them so that they will believe. So that they can see Christ in you. Amen. Thank you, everybody. Okay. That's it. That's our learning. Ating ano, matutunan. Naano niyo yung donkey, guys? Donkey, ano eh, sabihin, it's really crucial din eh, di ba? Gumagawa si God ng gumagawa si God ng paraan na hindi natin alam na gusto tayong tulungan, di ba? Meron tayong donkey sa buhay natin na hindi natin paakalain, di ba? Yung si, di ba si Saul, di ba? Ang inaano niya yung donkey, di ba, hinahanap niya. Yun talaga a while yun talaga yung kanyang purpose, di ba, yung donkey. It is not Samuel. Wala siya pang idea na magiging king siya. There's no idea. Yeah. Ha? Hindi niyo guys, if the Lord love us, di ba, yung mga nangyayari sa life natin, hindi natin alam talaga. If we are a child of God, di ba, He will not abandon us eh. Diba? Hindi lang natin alam talaga. Di ba? Hindi natin alam the whole picture na nangyayari. All we do is to trust Him. Even we make wrong choices. Di ba? Pag na ano yung life ni Saul, di ba? Although he was anointed the king, a changed person. Di ba? Yung the Holy Spirit is with him. Di ba? And yet, alam yung life ni Saul. At the end, hindi, ano, hindi, ang dami niyang wrong choices. Diba? Yes. Dami. Pero Brother Mike, yung nga iniisip ko kagabi, bakit na nasa kanya na lahat, Holy Spirit, changed person, pero pagdating ng araw, nagbago siya eh. Even nag-consult siya sa mga spiritista, diba? Oh. Pinabalik niya yung spirit ni Samuel eh. Na bakit ganun? Parang ibig sabihin eh, kahit na nasa iyo yung Holy Spirit, kagaya natin ngayon, magkasano pwede kang magbago? Pwedeng magbago yung... Bakit nagbago si Saul? Si Saul, bakit nagbago si Saul? Jealousy. Hmm? Mostly jealousy. Sa mga... Jealousy? Jealousy. Ano pa? The jealousy kaya King David. Mm-hmm. Doon nag-umpisa eh. Di ba nung mostly, nakita natin, di ba, na ina-anoint siya, binago siya ng Panginoon, at sumunod yeah. siya, di ba, yung hindi siya, yung nag-wait siya ng 7 days and everything, no? Nakita natin yung change. Kaya lang lumayo siya sa Panginoon. Huwag natin isisisi na si God kasi. Hindi si God ang lumayo sa kanya. Siya ang lumayo kay God. The same way tayo. Bakit some finish well, some does not? Because hindi si Lord ang lumalayo sa atin. Tayo ang lumalayo. Ayaw. Yung ano, yung tanong pala ni Joey, bakit ganun? If the Holy Spirit is with us, bakit tayo nakagawa pa ng ganun? Kasi, di ba, hindi pa naman tayo, yung hindi pa tayo change fully. Perfect. No, it's not yet. Pag tayo nandun sa ano, it will be changed completely. Di ba? Kaya may naiiwan pa talaga yung old self natin, di ba? We grieve the Holy Spirit kasi. Tinaman naman si Judas, di ba? He was an apostle. Every day, kumakain kasama niya. Si Jesus Christ. Tapos nagpapagaling ng may sakit. Nandun din siya.
nakakapag-perform ng miracle. What happened? Di ba? What happened? Parang yung taga-Dabaw. Joke lang. Di ba? It's really, di ba? Ang hirap talagang yung grace ni God, yung kanyang, how He works on us. Di ba? When He is silent, di ba? He's really working with us. Brother Mike, dito sa verse 9 nakalagay, God changed his heart. So binago na eh. Parang tayo. So bumalik siya ulit doon sa... Joby, di ba binago na tayo? Born again. Yes. Diba? We were born again. Okay. So, yes. Ano sa pagay mo? Ngayon, do you still make wrong choices? Yes. Yeah. Do you still sin? Yes. Pero less and less. Less and less. Unlike before, nag-i-enjoy tayo ng the more that we are intentional with our relationship with God, the more that we are dependent on Him, di ba? The more that we are grateful, palagi tayong nagta-thank you, palagi tayong natin pinipresya, doon lang nag-work talaga, doon lang talaga yung grace ni God, umano na nagbabago tayo, nababago yung heart natin, di ba? Pero the moment na tinamad kang magbasa ng Bible, tinamad kang mag-pray, unti-unti makikita mo yung intentionality, wala na eh. Lumalayo na naman tayo sa Panginoon. At the more lumalayo tayo, dapat di ba we draw closer to Him? Hindi, nakasanayan na natin na malayo tayo sa Kanya. Huwag sana ganun. Pag naramdaman nyo na lumalayo tayo sa Panginoon, run to Him. Magkasa ano, nagiging stagnant na, nagiging plateau na. Wala na siyang improvement. Wala na. Hanggang doon na lang. Yeah. Kaya, Mami, lang going back to the kanina, kasi nakita ko dito sa Bible, yung 70 men against 10,000 na 70 yung namatay. 50,000. Dito sa ano yun? Sa... Dito sa ano? Sa... Sa Ark of the Covenant? Dito sa 19, verse 19, no? Chapter 6, sa verse 19. Diba dito sa Bible ko, tsaka dito sa Gideon, nakalagay, 50,000, 70 men. Sa other translation ng Bible, is 70. Right? Oo. Pero dito may explanation. Parang may error na dito sa Ryrie. Nakalagay dito sa Ryrie, tsaka dito sa Gideon, nakalagay dito, the number 50,070 is doubted by conservative scholar. Tapos dito, and the writing of Josephus is 70. 70 lang. So yung iba siguro ginagamit 70 na. Hindi na yung 10,000, 50,070. So meron siyang in-explain naman dito. Yun lang. Ang dami pa rin nun. So, no big deal naman. Kaya lang. Ang dami pa rin nun, Joby. Di ba? Mm-hmm. Bilis din nga. Wala namatay. Ay. Di ba? Pagdating sa kabila. Ay, pag-pray daw si Rubes, nag-collapse daw siya kaninang umaga. Oh. Oh my.